Wala sigurong astronaut na nasa tamang pag-iisip ang gugustuhing sumama sa isang misyon papunta sa planetang Venus. Tinaguri ang Hell Planet, ang Venus ang pinakamainit na planeta sa ating solar system kahit ang Mercury ang pinakamalapit sa araw. Malaimpyerno talaga ang 482 degrees Celsius na temperatura sa ibabaw ng lupa ng Venus na kayang tumunaw ng mga metal gaya ng lead, tin at zinc. Pero nung mga taong 2014-2015, sumagi sa isipan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA na magpadala ng mga astronauts sa Venus. Hindi makakasurvive ang tao sa surface ng Venus. Bukod sa napakainit na temperatura, hindi siya makakahinga dahil walang oxygen doon. 96% na carbon dioxide, 3% na nitrogen at maliliit na amount ng ibang chemical compounds gaya ng water vapor, argon, carbon monoxide at sulfur dioxide ang bumubuo sa atmosphere ng Venus. Hindi rin makakayanan ng tao ang 92 bars na atmospheric pressure sa surface ng Venus. Ang atmospheric pressure sa Earth ay 1.013 bar lang. Ibig sabihin, ang pressure sa Venus ay 92 times na mas mataas kaysa pressure sa Earth. Katumbas ito ng pressure sa ilalim ng dagat sa Earth sa lalim na mga 1 kilometro. Sa 300 feet o mga 91 meters pa nga lang na lalim ng dagat ay pwede nang mamatay ang tao. So definitely, hindi siya makakasurvive sa pressure sa Venus. Ang buong planeta ng Venus ay nababalot ng makakapal na ulap ng sulfuric acid sa taas na mula 45 hanggang 70 kilometers at ang amoy nito ay parang bugok na itlog. Dahil sa kapal na mga ulap na ito, nakukulong niya ang init na galing sa araw. Ang resulta ay ang tinatawag na runaway greenhouse effect. Ito ang dahilan kung bakit mas mainit pa sa Venus kaysa Mercury, gayong ang Mercury ang pinakamalapit na planeta sa araw. Isa pa, ang Mercury ang may pinakamanipis na atmosphere sa mga planeta sa solar system, kaya hindi nito napapanatili ang init na nanggagaling sa araw. Samantalang, ang Venus naman ang may pinakamakapal na atmosphere. Kung may mga ulap, syempre may ulan. Sa Venus, imbes na tubig ay umuulan ng sulfuric acid. Pero bago ito bumagsak sa lupa, ay nag-e-evaporate na ito dahil nga sa napakataas na temperatura. Sa halip, ang vapor ng sulfuric acid ay aakyat uli sa mga ulap. Dahil na din sa makakapal na ulap ng Venus, medyo mahirap makakita dahil hindi gaanong nakakapasok ang sinag ng araw. Pero kahit paano ay mababanaaga ng astronaut kung sakaling makasurvive ito maglanding sa lupain ng Venus, ang mga valleys, matataas na bundok, malalaking bulkan at ilang malalaking impact craters. Ang isa sa mga bundok ng Venus, ang Skadi Mons, ay mas mataas pa ng mga 3 kilometers kaysa sa ating Mount Everest. Sobrang lakas ng hangin sa Venus. Sa ibabaw ng mga ulap, ang hangin ay aabot sa 355 kilometers per hour. Pero sa kalagitnaan ng mga ulap, aabot ang hangin sa bilis na 700 kilometers per hour. Mas malakas pa ito sa pinakamabilis na tornado na naitala sa Earth. Para na sanang kakambal ng Earth ang Venus dahil halos magkasinlaki at magsingbigat sila. But nope, mas marami silang pagkakaiba. Isa na dito ay ang direksyon ng pag-ikot ng Venus sa kanyang axis o yung tinatawag nating rotation. Bukod-tanging ang Venus at ang Uranus lang ang medyo weird dahil umiikot sila ng clockwise samantalang ang Earth at ang ibang planeta ay umiikot ng counterclockwise. Ibig sabihin, sa Venus, ang araw ay sumisikat mula sa kanluran at lumulubog sa silangan. Napakabagal ng rotation ng Venus, kaya ang isang araw doon ay katumbas ng 243 Earth days. Actually, mas matagal pa nga ang isang araw kaysa sa isang taon sa Venus. Para makumpleto nito ang pag-ikot sa Sun o ang tinatawag na revolution ng planeta sa araw, aabutin lang ito ng 225 Earth days. Kumbaga, nakadalawang birthdays ka na, hindi pa rin tapos ang isang araw. Sa kabila ng napaka-extreme na kondisyon sa Venus, may mga nakikita pa rin advantages ang NASA para sa crewed missions sa planetang ito. Dahil ang Venus ang pinakamalapit sa Earth, kaya itong marating sa loob lang ng 110 days, kumpara sa isang Mars mission na aabuti ng mga 180 days o higit pa.
mas kaunti rin ang radiation na pwedeng masagap ng mga astronaut sa Venus kumpara sa Mars dahil sa makapal na atmosphere nito. Wala mang sariling magnetic field ang Venus dahil sa napakabagal na ikot nito, nakakakuha naman ito ng tulong na proteksyon mula sa magnetic field ng araw. Ang nakakamangha, nadiskubre ng mga naunang ipinadalang robotic spacecraft sa Venus na mayroong partikular na rehiyon sa atmosphere nito kung saan ang kondisyon ay parang sa Earth. Sa taas na mga 55 kilometers mula sa lupa, ang pressure ay kapareho na ng sa Earth at ang temperature ay nasa mga 20 degrees Celsius hanggang 30 degrees Celsius. Ito yung boundary sa pagitan ng troposphere at mesosphere na tinatawag na tropopause. Dito ibinase ang kakaibang plano para sa posibleng crewed mission sa Venus. Pinangalanan itong High Altitude Venus Operational Concept o HAVOC. Binuo ang konsepto ng NASA Langley Research Center at iprinisenta nila ang konsepto sa American Institute of Aeronautics and Astronautics o AIAA Space 2015 Conference. Di tulad ng kadalasang plano kung saan maglalanding ang spacecraft sa lupa upang maisagawa ang eksplorasyon, gaya ng mga misyon sa Buwan at Mars, sa Venus ay sa ere ito gagawin. Ang gagamiting sasakyan ay parang airship na lulutang sa planeta. Pwede itong punuin ng breathable air o yung hanging nahihinga ng tao gaya ng oxygen at nitrogen at ito ang bubuhat sa airship para lumutang. Posible ito dahil ang oxygen at nitrogen ay mas magaan kaysa sa atmosphere sa Venus. Kung sa Earth, ang mga lobo ay nilalagyan ng helium para lumipad dahil mas magaan ito kaysa sa hangin natin, sa Venus ay mas magaan ang hinihinga nating oxygen at nitrogen kaysa sa hangin doon. Let me give you an idea kung ano ang airship. Once upon a time, during the 1920s and 1930s, sikat at karaniwang gamit para sa mga passenger flights ang mga airships. Ang LZ-129 Hindenburg Airship ang tinaguri ang the largest aircraft ever to fly. Ito rin ang pinakamabilis at pinakakomportableng paraan upang makatawid sa Atlantic Ocean noong panahong iyon. Sa loob ng aluminum na bumabalot sa katawan nito ay may 16 na selyadong cotton gas cells na lahat ay naglalaman ng hydrogen gas. Helium sana ang orihinal na gagamitin dito dahil mas ligtas ito kaysa hydrogen na highly flammable. Kaya lang ay ang US lang ang may helium ng panahong iyon at ayaw naman ng mga Germans na siyang gumawa ng Hindenburg na bumili sa US. Itong mga gas cells na may lamang hydrogen ang bumubuhat at nagpapalutang sa airship. Sa ilalim ng mga gas cells, ang mala 5-star hotel kung saan naroon ang mga pasahero. Naka-62 matagumpay na biyahe na ang Hindenburg bago mangyari ang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng aviation noong May 6, 1937. Nang palanding na ang Hindenburg sa New Jersey galing Germany, ay bigla itong sumabog. 35 ang nasawi at 62 ang nakasurvive. Malagim ang pangyayari dahil nakuhanan pa ito ng video at buong mundo ang nakapanood. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nagtuloy-tuloy ang industriya ng airships. Anyways, parang ganitong teknolohiya ang plinanong gamitin ng NASA sa Venus, pero syempre ay mas advanced naman kaysa sa airship noong 1937. Pangmatagalan sana ang programang ito na hinati sa 5 phases. Sa phase 1 ay robotic exploration lang muna gamit ang uncrewed airship na mga 31 meters ang haba. Dito ay kailangang masubukan kung gagana nga ang ganito kakomplikadong konsepto ng entry, descent, and inflation sa Venus bago isalang ang tao. Sa phase 2, 2 astronauts ang iikot sa orbit ng Venus sa loob ng 30 days. Hindi pa ito papasok sa atmosphere ng Venus. Sa phase 3 ay 2 uling astronauts ang bibiyahe, but this time ay papasok na ito sa atmosphere ng Venus gamit ang airship na may habang 129 meters. Sa Venus na i-inflate o palalakihin ang airship dahil nakatupi muna ito upang magkasya sa launch vehicle. Ang mga solar panels ang magiging power source ng airship. Yung mga ulap na humaharang sa sinag ng araw sa surface ay nasa ilalim ng airship, kaya walang magiging problema sa kakailangan ng solar energy. 30 days mananatili ang mga astronauts bago bumalik sa Earth. Ang phase 4 ay halos kapareho ng phase 3, pero isang buong taon mananatili ang crew sa atmosphere ng Venus.
Sa Phase 5, magiging permanenteng tirahan na ang mga airships sa Venus gaya ng ISS sa low Earth orbit. Isa itong napaka-ambisyosong programa, pero naniniwala ang mga scientists na maraming mahalagang dahilan kung bakit kailangang pag-aralan ang Venus. Halimbawa, base sa mga pag-aaral, halos pareho lang ang kondisyon ng Venus at Earth nang nagsisimula pa lang ang mga ito. Pero bakit ang Earth ay naging isang magandang planetang puno ng buhay, samantalang ang Venus ay naging parang pressure cooker dahil sa runaway greenhouse effect? Posible rin kayang mangyari ito sa Earth? Heto pa, ang na-detect na presensya ng phosphine, isang toxic na colorless gas sa mga ulap ng Venus noong September 2020, ay mainit pa rin pinagtatalunan. Kung mapatunayan kasi na tama ang obserbasyon ng grupo ng mga scientist na pinangungunahan ni Jane Greaves ng Cardiff University, isa itong mahalagang senyales na posibleng may buhay sa Venus. Dito kasi sa Earth, bacteria ang lumilikha ng phosphine at kung mayroon nga nito sa Venus, maaaring may mga buhay na organismo ang lumikha nito. Malilinawan lang ang lahat at mareresolba ang issue tungkol sa phosphine kung direktang maoobserbahan ito. Mukhang isa itong malaking factor kung bakit napili ang mga misyong Da Vinci Plus at Veritas para sa Discovery Program ng NASA na kayang magpondo ng mga $600 million bawat proyekto. Mga 2028 hanggang 2030 pa ang posibleng launch ng parehong misyon. 1989 pa ang huling misyon ng NASA sa Venus, ang Magellan Orbiter na natapos noong 1994. Tingin ng marami ay panahon na para bigyan uli ng pansin ang Venus. Ang Havoc mission, although napakadetalyado at komprehensibo ang pagkaplano, na ultimo ang mga materyales na tatagal sa sulfuric acid ay kasamang inaral, ay hindi pa maisa sa katuparan sa malapit na hinaharap. Tama lang na mauna ang mga robotic missions gaya ng Da Vinci Plus at Veritas upang mapag-aralan pa ng husto ang Venus bago isuong ang tao sa panganib. Namangha ka rin ba, Infomate, na pwede rin palang tirhan ang Venus? At anong masasabi mo sa nag-isip sa konsepto ng Havoc mission? Ang galing, di ba? Please don't forget to click like kung nabusog ka ng maraming impormasyon sa video na ito. Or, if you're on Facebook, you can also choose to click love, care, or wow. Let me just give a shout out to Charmel. I hope you're watching this. Shout out also to Earl Louis Labrado, Erwin Makaraeg, Midalia Mamangko from Cagayan de Oro City, Metchoy Masangkid, at belated happy birthday kay Michael Angelo Lanes Aviles. Keep on watching, my dear Infomates. Keep safe and God bless!